nila kung ano talaga yung nangyari. Yun naman talaga din yun, guys. Kasi kaibigan niya, di ba? So, sila yung pinaka, maliban sa pamilya niyo, so, yung best friends niyo, sila yung isa sa mga nakakakilala sa inyo. So, kung may naririnig si, kunyari, may narinig sila kay ganito na may nagawa ka daw, ganyan-ganyan. So, dapat yung friend nyo, bago kayo sumali dun sa chismis, di ba? So, unahin nyo muna itanong yung friend nyo, di ba? Kasi, syempre, sila yung mas kilala natin, di ba? Yung best friend natin. So, wag muna tayong, yun yan, laging, kahit saan naman, huwag tayong mag-judge muna sa mga tao sa paligid natin. Diba? Lalo na yung mga talagang close sa atin. So, okay, next question. Thank you po. Ayam, 200,000 na tayo. Para daw nasa tulad po yung boses mo. Ano yan? Saan? Yan. About friend tayo. So, ikaw ba gusto mong magamit? Pwede ka ba or gusto mo ba maging friend ang naging ano mo, naging ex mo? Ako oh, depende sa'yo, siyempre. Kasi may kanya-kanya tayong ano. I guess yung question na yan, ano, very... Depende kung ano pananaw mo sa mga nila. Kasi meron ako mga kilala na nagiging friend na talaga nila yung ex nila. Meron naman na hindi na depende rin kung kunyari may present partner ka na, tapos kung hindi niya gusto yon or kung ano man yung feelings niya towards that issue, di ba? Pero kasi iba... Pero ako... No ka? Or casual lang, pero hindi para maging close friends. Iba kasi friend eh. Malaking bagay. Yung pag sinabi mong friend, di ba, in-explain na nga niya yung ibig sabihin ng kaibigan. So, kaibigan nandyan sa'yo, nandyan palagi kapag kailangan mo or kapag, alam mo yun, hindi ganun. Casual lang, parang tayo nyo lang maging civil pag kailangan yung magharap. Oo. Pero ako hindi ko. Mahirap yung ganun kasi. So, depende yan, guys. Kung gusto nyo maging friend, edi go naman, di ba? Support naman kami sa inyo. Pero kung ayaw nung tao, syempre yun, sa ano niya yun, sariling ano niya yun, decision niya yun, di ba? And, guys, yun niya, di ba? Ex nyo na nga. So, mahirap nyo magiging friend yun. Mahirap. Akala nyo yung friend, simpleng word lang siya. Pero, pag inisip mo yung meaning ng friend, sobrang lalim talaga. So, kaya kailangan, siguro matanda na talaga tayo. Oh my God, akala natin yung friend yun lang. Yan yung pinaka, yung I guess biggest takeaway ko sa lahat ng mga nangyari na past year. Kung meron man akong pinaka-thankful dyan na sobrang na-realize ko talaga kung gaano ka-solid yung circle na meron ako. Sana. Diyan ko sila mas na-appreciate, diyan ko mas nakilala kung ano yung support system sa buhay ko talaga. Yes, sobrang, ayun talaga yung nakita ko. Kaya, simula na nakita, kinakilala ko. Kaya sobrang lalim na ng, mas lalong lumalim yung pananaw ko sa pagkakaibigan talaga. Oo naman, totoo.
Kaya ano din, ito din yung masasabi ko sa mga pagkakaibigan. Kaya malalim talaga ang ano, eh, salitang kaibigan. Kasi minsan, na-judge natin yung mga kaibigan. Ng kaibigan natin, like parang kala natin, kinukonsente sila. Pero sila rin naman din, inaano rin naman nila yon, mga pinagsasabihan din nila. Pero sa ano naman, ikaw pa rin, tayo pa rin naman na magdidesisyon sa lahat ng bagay na dumadating sa atin. Diba? Nandiyan lang sila para pagsabihan ka or bigyan ka ng advice, ganyan. So, kapag may mga friends na, may nakikita kayong mga magkaibigan na may ganyan, ng ugali or something na bakit ganito, ganyan. So, siguro wag natin i-judge. I think yun din yung natutunan ko sa buong ano, sa life ko na wag tayong man-judge talaga. Diba? Kasi medyo judgment. Oh, judgment? Wala. Hindi, pero yun talaga. Laking bagay din na hindi tayo nang judge. Kasi, wala, ang ganda sa feeling din na parang nakakaintindi ka ng, ano, ng mga tao sa paligid. Ganun. O, oh, diba? So, yan. Paano mawala ng gana? Normal daw bang mawala ng gana sa mga friends natin? So, paano walang gana? Ano ba, nag-away ba kayo? Or walang gana? Like, hindi lang kayo nakakapagkita kasi may kanya-kanya na kayong life? Yung ganun ba? Paano walang gana? I mean, baka walang gana makipagkita kay friend kasi baka kasi may work ako, ganyan. So, hindi na kayo pare-parehas ng, ano, ng buhay ngayon. Ano bang klaseng ano yan? Pero walang gana. Oh, parang pang jowa yung... Oo nga, hindi siya friend. Baka jowa yan. Diyos. Pero normal yun sa magkakaibigan talaga. Minsan, hindi lahat ng... Kunyari yung friend yun nung high school, di ba? Kala natin super best friend natin sila mabot-abot sa... Hanggang sa tumanda tayo. May mga ganun man, may tumatanda hanggang pagtanda kasama nila. Pero kasi minsan talaga, pag kunyari tumatanda na kayo, makikita nyo na or makapifeel nyo na nag-iiba na talaga yung takbo ng buhay nyo. So, hindi kayo parehas ng kagustuhan, ganyan, ng mga gusto nyo ang gawin sa life. So, dumadating sa point na hindi na nagiging ganun kayo ka-close. Diba? And may dumadating na iba. Diba? So, minsan, talagang permanente sa buhay. Pero, ganun talaga eh. Diba? Parang, ano rin yan, partner din yan yung friend. Diba? So, meron ka bang friend na gano'n, na parang best friend mo siya kunyari ng high school, tapos ngayon, parang, wala, parang, ay, ano nangyari, gano'n? Oo, meron. So, hindi naman nag-away? Or, hindi, nag-away lang talaga. Iba lang kayo ng landas sa buhay? So, yung mga very close friends ko talaga ngayon, from college. College. May iba naman from high school, pero mostly college na nagtandal. Nag-iiba talaga ang friends. Hindi lahat talaga nag-stay, di ba? Kahit friends natin. Normal naman yun talaga. And hindi naman din ibig sabihin, ayaw nila sa inyo, di ba? Kasi may kanya-kanya na nga rin din life. Kasi syempre, hindi naman ibig sabihin, hindi mo lang pwede sabihin, friend, dapat ganito. Dapat para sa school, para sa nagato, ganyan, ganyan, ganyan. Depende na lang kung gano'n kayo talaga mag-desisyon, magkaibigan, di ba? Pero may iba talagang, syempre, may sariling desisyon naman din yan. But thank you so much po. Magti 300,000 na po tayo. Ayan, share po ang live natin dahil magti 300,000 na din ang viewers natin. Ayan, next. May friend ka na daw bang binetray ka? Tapos, paano mo daw na-handle? Wala pa. Wala pa yung tinutuwal mo talagang kaibigan na sobra. Wala. So, yung mga... Nagpa-binetray ako. Nakakagulat na ginawa nila yun sa'yo. Hindi ko sila kaibigan talagang solid. So, madali lang para sa akin na i-cut off sila sa buhay ko. Pero yun yung nakakatawa, no? Nakakagulat na nagagawa nila yun, pero hindi naman kayo close, super close. Kanila pa. Hindi ko sa kanila pa mag- Well, kaya hindi nakakagulat. Hindi, nakakagulat din na parang... Bakit naman? Bakit nila gagawin yun? Hindi wala naman ako nagawa sa'yo. Yung ganun lang part na yun. Parang, oh. I mean, the fact na gano'n sila, edi hindi ka talaga nila kilala. Kaya hindi ka rin magugulat na gano'n sila. Mas nakakagulat for me yung friend. Kaibigan ko talaga na kilala ako. Tapos, gano'n din ako. So, yung mga kumbetrayal tapos hindi ko naman kaibigan talaga. Kina-cut off ko talaga sa life ko.
ngayon, kung mangyari sa akin na kaibigan kong solid, mag-uusap pa naman kami about it. Hindi naman yung nalaman ko ganito, bigla-bigla, ayoko na. So, meron pa rin lagi yung benefit of the doubt. Pero hindi pa nangyari sa akin. Hindi ko naman ba-interest. Ayan. Oh well, wala pa naman siya, hindi pa naman nangyayari yun. Pero, totoo nga yun, kaya kung may manang ganun man sa inyo, isipin nyo na, kaibigan nyo ba yun? Kung hindi nyo kaibigan yun, ay, wala na, i-elbow nyo na yan sa life nyo, di ba? Hindi naman siya, sobrang special din sa buhay nyo, di ba? Na kaibigan. So, elbow na, bye-bye na guys, ganun na lang. Pero, kapag super close nyo, yun lang, bigyan nyo pa rin siya ng chance na mag-explain, ganyan, di ba? Kahit ang sakit-sakit, di ba? Pero, bigyan nyo siya ng chance din mag-explain. Kasi, ganun eh, friend pa rin naman kayo. Baka kasi meron din siya pinagugutan kung bakit yun nasabi na siya, di ba? So, again, dalawa kayo dun sa pagkakaibigan. Baka mamaya, may nagawa ka rin naman kasalanan. So, can you afford losing friend? Hindi pa lang. Ano pa lang? Madami ang meaning yung lose. Lose in what way? Oh, madami daw. Sige, ano nyo yan. Sa mundo... Ano, nawala ba siya sa buhay ko? Oo, sa buhay mo, parang wala siya sa bilang kaibigan. Ganun. Hirap ako makamove on sa pag hindi okay o sa kaibigan. Pero hindi ko maring naranasan. Hindi pa. Hindi siya tinatanong siya. Kaya ano lang, nagka... Nagkaroon lang ng time na hindi kayo okay. Oo, alam ko yun. Pero sobrang, kasi nang weird nilang dalawa, ang awkward nilang dalawa. Pati ako na-awkward nun, ganun. Uh-huh. Eh kasi yun, pag magkikita ko na, uh-huh. Oh my God. Diba? Yung duration. Gaganan ako sa kanya. Tapos, yun, nagaganan sila. May naano na ako, may nakita na ako. Friend yun na, hindi sila naging okay. Pero after nun, ang cute nila kasi naging okay sila. Tapos sobrang na-miss nila yung isa't isa. Ganun. Ganun lang siya. Ganun lang din siya pag nagkakaroon siya ng friend na hindi sila okay. Kanya. Sabi, makukonsider mo daw bang friend kung hindi nyo daw na-feel yung ano, presence mo? Feeling ko hindi. Hindi naman. Mm-hmm. Kasi... yung mga friends natin sa life, yung kahit hindi mo makita na gano'ng katagal. Alam mo, anytime na kailangan mo sila, nandyan lang sila. Alam mo, makikita niyo yan kapag kunyari, ano, kapag makonsider niyo siya, kunyari, gano'n niya, di ba, hindi siya nagpaparamdam, ganyan-ganyan. Tapos biglang nagkaroon ka ng problema, tapos lumapit siya sa'yo. I mean, bigla siyang, uy, kamusta ka, ganyan, biglang, okay ka lang ba? Balita ko, ganyan. Bigla ka niyang kinamusta. Diba? Ibig sabihin, nandun pa rin yung care niya sa'yo. Diba? Na parang kahit nandun ka sa part na sobrang down na down ka, pero nandyan siya para kamustahin ka or kausapin ka. Ibig sabihin, nandun pa rin yung care. And yun, feeling ko, malaking bagay yung simpleng, alam yung simpleng ganong kamusta, malaking bagay na yun sa mga ganon na yun, diba? Pero, kung wala talaga sis, kahit anong mangyari, hindi na nagparamdam sa'yo, I think nagkaroon na rin na sariling buhay yun. Diba? Ganun na yun. Pero hindi naman kailangan all the time parang, ano, mag-jowa kayo laging, uy sis, ano ka ba, kamusta ka dyan? Kumain ako sis. Ito, magpupupa ko sis. So, tignan mo. Ganun, kailangan ba mag-aabig kayo? Pero hindi naman kailangan yun. Pero, eh, kung kayo, ganun naman din kayo magkakaibigan naman. Depende. Meron naman ganun. Uy, ganun talaga, di ba? Kung ganun kayo magkakaibigan, medyo, sige, tanungin mo na siya anong nangyayari, bakit kaya wala naman siya. Pero kung nagbago. Oo, yung nagbago. Pero kung yung friendship niyo, like yun yan, tagal hindi nag-uusap, tapos bilang kailangan niyo yung isa't isa, na tapos nandiyan naman siya. So, friend pa rin naman yun. Consider as a friend talaga. So, depende what kind of relationship you have with a person.
Pero nakakatawag, i-update ko siya. Sis, kahit pero, na... Pero meron talaga ganyan niya. May ganyang friend. Oh, iba. So, bago mo siya alisin sa buhay mo din muna, siguro tanongin mo na din muna siya. Ano, kamusta? Eh, tanongin mo, ano nangyari sa'yo? Bakit parang naging, ano ka, naging cold ka po? Joke pala. Itatanongin mo nga siya kung ano naging problema. Kasi, yun niya, sabihin ko sa inyo, baka nga mamaya, may nagawa rin kayo. So, tanongin niyo rin muna din sila. Ay! Naku! Ito daw. Ano daw masasabi mo sa mga kaibigan na tolerate ng mga maling ginagawa ng friend nila? Kaya mag-friend tayo. Tapos, mali akong ginawa. Tolerate niyo. Ganun. Ano daw masasabi mo? Ako po. Hindi ko alam. Kasi ako sa mga friends ko, lagi nila akong sinasabihan kapag ano, mali. Oo naman yun. Or kung bago rin ako mag-desisyon, ano, tinatanong ko sila kung ano mangyayari, kung pag ginawa ko ba ito, ganito. So, hindi ko alam. Pero, kinukonsinte. Pero isa guys, kung nakikita mo na kami, mag-friend kami, kunyari, mag-friend kami ni LDJ, di ba? Ganyan. Tapos, parang nakikita niya na, bakit mo pa tinatolerate niya, mali na nga yung ginagawa niya. So ako, kaibigan pa rin naman ako eh, di ba? So alam ko yung pagkakamali niya, di ba? Pero ako as a friend, hindi mag sabihin na okay kami, eh kinukonsinte ko siya. As a friend, nandun pa rin ako para pagsabihan siya. Ganyan. So, huwag muna natin talaga din, ginu-judge ang magkakaibigan. Kasi, ganun eh, kung sobrang naman din solid yung friendship nila, di ba? So, silang dalawa pa rin ang magkakaintindihan. Ganyan. So, tama ba ako? Lala DJ, di ba? Parang, hindi asakto yung consitidor. Ganyan. Siguro na lang, okay kami, pero mali yung ginawa mo. Ganyan. Dapat gatuloy mo at pagsasabihan mo pa rin. Okay. Kaya, ganun. Kaya kung makapansin nyo yung mga kaibigan, may magkakaibigan na ganun, ay, ano, baka mag-wait kayong mas sumama ang loob mo. Kasi magkaibigan pa rin sila eh, di ba? So, yun lang. Or huwag sila i-judge. Yay! Thank you so much po!